gần đáng lộ, mang ta xa lạc quý yung linh xin ayun din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kikilala. Patawarin niyari kasalanan. Ako'y kawaan ko, mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang Sabado tayo ng Abril. At ito ang Sabado din sa ikalima na linggo ng Kuwaresma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming, Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating at sa TV Maria dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang mga intensyon sa mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities at ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo lalo't higit na sa Ukraine at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, ipinapahayag ni Propeta Ezekiel na ibig ni Yahweh na makabalik ang kanyang hinirang na bayan sa kanilang lupang hinirang. Sa ating ebanghelyo ni San Juan, ipinapahayag ng ating Panginoon matapos noong siya ay nagkaroon ng paggawa ng himala na binuhay niya si Lazaro, ay nagpahayag na siya yung Panginoon ng buhay. Ngunit siya ay pinagtangkaan na patayin dahil para kay Caiaphas, isang buhay ng tao para sa lahat ng bansa. Mga kapatid, kuminsan ang alay ng buhay ng ating Panginoon ay siyang paalala sa atin sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. At bilang tugon natin ay ang pagbalik loob at ang pagbabago. Kaya po, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalap. Tunghayin mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinarhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo na po ang lahat. Nagpunta
Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magpagbuhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kay tinipon ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pabayaan natin, manampalataya sa kanya ang lahat. Pare rito ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang, bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Hinulaan niyang mamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kahit hindi na siya hayagang naglakad sa Hudiya. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad. Nalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo kahit nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa unang Sabado tayo ng Abril. At bukas, magsimula na
ang mga mahal na araw sa pamamagitan ng Linggo ng Palaspas at mga mahal na araw hanggang Biyernes Santo at susunod na linggo ay ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating mga pagbasa ay patungkol sa isang drama ng buhay at kamatayan at pagkabuhay muli. Ngayon sa Sabado ng ikalima na linggo ng Kwaresma, ito ay tungkol sa buhay. Buhay na inaalay. Buhay na pinagpasyahan ng mga namumuno na ialay para sa bayan. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng hula ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 37, verso 21 hanggang 28, nagkaroon ng hula si Ezekiel sa pamagitan ng mensahe ng Diyos na si Yahweh na kanyang titipunin ang lahat na nagkawatak-watak na bayan ng Diyos. Linisin sila at sila ay pagtipunin at pagbuklo rin at mamahala sa kanila ang isang hari gaya ni Haring David na kung saan magkaroon sila ng bayan magpakailanman at ang Diyos ay siyang magiging tunay na pastol sa kanila. Ang Panginoon ang siyang maghirang sa panibagong Israel na kanyang bayan at dahil dito masintro ang kanilang puso sa Diyos. Kaya sa ating salmo na tugunan na mula rin sa aklat ng isang propita ni Propita Jeremias Kapitulo 31 versikulo 10 hanggang 13 ay tungkol naman sa patnubay ng Diyos na ang Diyos ay isang pastol na kumukupkup sa kanyang bayan at sila ay magkaroon ng tagumpay na kung saan sasayaw sila sa tuwa at sa galak sapagkat sila ay palayain na ng Diyos. Palitan na ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang tipan na ginawa ng Diyos na si Yahweh na matupad sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus, siya ang Panginoon ng buhay. Una sa lahat, sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, sinasabi niya, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasya-sya. Kaya ang kanya pong ginawa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 44, ay kanyang binuhay muli si Lazarus. Si Lazarus na taga Bitanya, mga kapatid niya si Maria at si Marta. Si Lazarus na ang pangalan pa lang niya ay ang tulong ng Diyos, Lazarus. At ang Bitanya mula po sa dalawang salita, Beth, bahay, ani, mahirap, mga urban poor na tirahan, Bitanya. At dahil dito, atin pong tingnan na naparito ang Mesiyas upang kanyang pagbuklurin ang bayan niya na naghihirap pero bigyan niya ng buhay na nasimbolo ni Lazarus. Pero dahil sa ginawa niyang himala kay Lazarus, tatlo po ang mga mahalaga na pangyayari. Una, ang reaksyon ng mga tao. Pangalawa, ang reaksyon ng mga namumuno. Pangatlo, ang mga galaw ni Jesus. Una, reaksyon ng mga tao.
Dalawa po ang reaksyon ng mga tao, positibo at negatibo. Positibo, sila'y nagpupuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghan na ginawa niya. Pero mayroon ring negatibo. Nagsumbong sila sa mga pinuno ng templo, sa mga iskriba at sa mga kinaukulan. Kaya ganito naman ang reaksyon din sa mga namumunuan at nungkulan. Nagpulong sila kasama ang Sanhedrin. Ano po yung Sanhedrin? Ito ay mahambing po natin sa ating kongreso. Isang asimbliya na mga namumuno. At doon si Caiaphas, na siya yung pinuno ng templo noong panahon na yon, ay sinabi niya na mas kailangan nila na mamatay ang isa kaysa ang lahat ay magkaroon ng kamatayan o paghihirap sa kanila. Background po dito. Bakit ganoon ang kanilang pagpasya? Sapagkat kalahati ng mga tao sa Jerusalem ay nagdepende sa templo at ang mga nasa kapangyarihan ay malaking suporta sa templo sapagkat ang kanilang pangangalakal at ang kanilang mga politikal na kapangyarihan ay nagdepende sa templo ng Jerusalem. Kaya kapag naroon ang ating Panginoong Hesus at nagtuturo na siya yung anak ng Diyos, gumawa ng mga himala na nagpahayag na siya yung Mesiyas na darating, ang lahat ng tao mapunta sa kanya, mapahamak ang kanilang negosyo at mapahamak rin ang kanilang koneksyon sa isa't isa at mapahamak rin sila sapagkat magkaroon ng isang nagkaisang kapangyarihan ng tao at lilipulin sila ng mga hukbo ng sa Roman Empire. Kaya negatibo ang reaksyon nila. Kanila pong pinagpasyahan patayin si Jesus. Pangatlo, ano naman ang nangyari sa ating Panginoong Jesus? Ang nangyari, siya hindi nahayagan. Siya ay nagtago na doon sa Ephraim, na kung saan ito'y malapit sa ilang, sapagkat pinagtangkaan na ang kanyang buhay. Tatlong mga pangyayari na maaaring mangyayari rin sa lahat ng mga magsasalita ng katotohanan, sa lahat ng mga gumagawa ng kabutihan sa pangalan ng Diyos, sapagkat hindi matanggap na mga nasa nungkulan o nasa kapangyarihan ang katotohanan at ang ginagawa na mabuti, na maaring ito ay isang mitsa na magsindi ng isang malakihan na kilusan sa pagbabago. Kaya dito po natin makita, una sa lahat, ang mensahe ng ating mga pagbasa. Ito'y tungkol sa buhay. Dahil dito po sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, verso 45 hanggang 56, na konklusyon sa pangpito na ganawang himala ng ating Panginoon na kanyang binuhay muli si Lazarus. Sa versikulo 50 ay atin pong mabasa ang sinasabi ni Caiaphas. Sabi niya, at ito yung pagkasulat sa orihinal, Hais anthropos apotani hiper to lawo. Lawo, mara po sa salitang lawos, mga tao. Mas maigi pa na isa ang mamatay kaysa lahat ng mga tao. At ito ay nagpahayag na ang Panginoong Hesus, siya na Panginoon ng buhay, siya ay papatayin. Kaya kung tingnan po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, atin pong manawaan na sinabi ng ating Panginoon
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hodos aletheia kai zo sui, buhay. Ang buhay na mahalaga. Malaga ang buhay, kaya sa mga Hudyo, napakahalaga ang buhay. Para sa kanila, ang buhay ay hayem. At dito naman sa Koinokona Griego, suwe, na nasalin sa Latin na vita, at sa atin ay buhay. Ngunit buhay na dapat may kahalagahan kung ito ay nakita natin na ang bawat galaw ng buhay, ang bawat saysay ng buhay ay naugnay sa ating tunay na pagkilos na ito ay para sa pagpapahayag ng pinakamahalaga, una, pinakamahalaga at esensyal na mitiin, kahalagahan ng buhay, pagpahalaga ng buhay, pagpayabong ng buhay. Pangalawa, na ang buhay ay may saysay kapag ito'y nabuhay ayon sa pag-ibig at ayon sa paggalang ng bawat isa na may buhay. Pangatlo, ang buhay ay biyaya ng Diyos. Dapat Diyos lang ang siyang magpasya para sa buhay, hindi ang tao. Kahit sino man sa atin, marin man ikaw'y namumuno o nanungkulan, o dili kaya ikaw'y makapangyarihan dahil sa iyong pira, o dahil ikaw ay napakatanyag, wala kang karapatan na kitlin o hamakin ang buhay, sapagkat ang buhay ay biyaya ng Diyos. Kapag ito ang ating pagtingin sa ating mga pagbasa, na ang buhay ay mahalaga at dapat igalang ang buhay, atin pong makikita sa mga pagbasa natin ngayon, si Kristo at wala nang iba pa ang siyang Panginoon ng buhay. Kaya sa darating na mga mahal na araw, atin pong tingnan ang alay ng ating pong Isus na sarino ang kanyang pagpahirap, kamatayan sa krus, sa punto at direksyon ng pagkabuhay muli niya. At itong pagkabuhay muli ay pagpahalaga ng buhay ng bawat isa. Ang buhay ninyo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat ay mahalaga sapagkat nagmula sa Diyos at para sa Diyos. Naway ating pagyabungin ito sapagkat sa pagpayabong, hindi lang sa paggalang sa buhay, ay atin pong mapahalagahan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na naglikha at nagbigay ng biyaya ng buhay. Ang Diyos ay Diyos ng buhay. Binuhay niya si Lazarus, nabuhay siya. Marami siyang pinapahayag para sa ating buhay dahil siya ay Diyos ng buhay na dapat nating pupurihin, na dapat nating sambahin sapagkat ang bawat buhay natin, utang natin sa Kanya. Ang pag-ibigan natin ay dapat nagpapahayag na ang buhay natin ay mula sa Diyos ng pag-ibig at buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol na higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo.
ang mga may kapangyarihan naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyot ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga manampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa isang katawan ni Kristo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo patid upang paghahain natin ay kalugnan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan. Sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan, tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang mga umaasang iyong kaanib ng sambayanan ay huwag masipayo sa kanilang inaasan. At ang mga umaasang patawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulungkating makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang kapangyarihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa pitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, tapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa cross ay itinanghal. Sa cross, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa cross, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kay kaisa ng mga elsisiawit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng imbanal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at unhanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kinalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang silimuling mabuhay gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ng Isus na pay natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinaysalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.
Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw ang laging
mundong ngayon kulong-kulo. Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo, Kristo, Kristo ng buhay ko. Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa na iba sa kanya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung pong hindi pa nakabili ng Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno, available po ito nandoon sa Information Guard, 130 pesos po ang bawat isa. Salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform na nagkos-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain po kayo ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito na dapat tayo na magpahalaga sa buhay sapagkat ang buhay ay mula sa ating Panginoong Diyos. Ngayon na po ang busbas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may malalang pangako ng sa binyag na ikaw ay kaliibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang pong Jesus Nazareno. Inarangal ka namin
Jesus.